plastic afval. Ja, en dat heeft dat... Takk skal du ha. Ja, det som ligger bak der, det take care, retur take care, så jeg skal ikke ha noe. Don't you want to take... Garbage station dito. Sorting of... Nanging kami ng... This green is for leftover food. Ito yung anong para sa mga tira-tirang anong pagkain. Nangingi kami ng dalawa dito kasi inihingi talaga siya dito. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa kahit anong plastic. Yung pa, ayan, ayan yung ano, ayan yung tapunan ng basura. Strict kasi sila dito sa ano, sa basura. Pag, even metro and white is okay. Pag mga hazardous ano garbage, ikaw mismo talaga magtatapon dito. Hindi mo yun pwedeng ilagay lang dun sa trash can, trash bin dun sa labas ng apartment. Ikaw talaga yung sasadyain mo talaga yun itapon dito. Tsaka ito, para to sa pagkain na tira-tira. And then, yung pagkain na tira-tira, pag inilagay mo sa ibang plastic, hindi nila kukunin yun, iiwan nila yun dun. So, pag di mo inayos yung basura mo, hindi nila yun kukunin, mamamaho ka. Sana sa atin may ganito rin, no? Yung may color code yung plastic nila para sa ano, para sa mga ganito. Itong green para doon. So, humingi din kami ng isa pang plastic, yung kulay puti lang na ano, na plastic na pwede. Yung puti na yon pang ano yon, pang tawag dito, ano ba yun, nakakasilaw. Yung doon naman ilalagay yung mga plastic. Basta lahat ng plastic, pag samasamahin mo rin sa isang plastic, huwag mong halu-haluin. Ba, yung plastic, inalo mo sa karton, hindi nila kukunin yun. Basta pag lahat ng karton, lahat din na karton. Lahat ng plastic, lahat din ng plastic, sama-sama sila. Tsaka yung mga, halimbawa, nagtanggal ka ng, nagre-renovate kayo ng bahay, may kinalas kayo na divider, yung mga debris, ikaw yung mismo magtatapon nandito at may bayad. May day na, may araw na may bayad, may araw din na hindi. Yung isang 100 ata yung bayad dito magtapon ng basura. So talagang ano, napunta dito yung mga tao para magtapon ng basura. Pero yung mga tira-tira nga na pagkain, yung mga plastic-plastic lang na maliliit, pwede mo na rin yun pagsamasamahin sa isa din plastic, tsaka itapon doon sa tapunan din niya ng plastic. Yun guys, napaka-strict nila dito sa basura. Bawal halo-halo. Ayun yung unang-unang tinuro niya sa akin dito pagdating ko, how to arrange garbage, right? Love, you teach me that. Yes. For the first time. We have to sort out the papers. Yeah. Should in one box. Yeah. And rest and for after plastic in one big plastic bag. Yeah, also. Plastic bag and food in one, and the rest you just to call it burnable. Yeah. Yun nga, mahigpit sila dito. Yun yung ano dito sa kanila. Basura mo, ayusin mo. Pag di mo inayos, iiwan yan dyan. Hindi nila yan kukunin. And out of the food waste, they are producing gas for heating up the houses and yun, kaya yun. Car. Yun ang unang-unang turo niya sa akin, segregate ng basura. Kasi siguro alam niya, nasa alam niya siguro sa Pilipinas na minsan walang kaayusan yung basura sa atin. Kaya yun siguro, yun yung unang-unang natutunan ko dito. Ano ba yan? Lumak-lumak. How to segregate proper garbage. So ngayon, alam ko na, hindi ko na pinaghalo-halo. Kasi dati, nung hindi ko pa alam, hinahalo-haloin ko lang yan. Pagkain, lagay ko sa karton. Sa isang plastic, ganun. Gikokosa, pauwi na kami. So, malapit na ma-shutdown yung battery ko. So,
Salamat sa pagsama sa amin sa basurahan. Hello mga kakosa, good evening po sa inyo. Time check po dito sa Norway is 7:56 na po ng gabi in October 20, 2017. Okay po, so sa mga kakosa ko dyan, hi po sa inyo. At yung gusto pong mag-subscribe sa akin, click lang ninyo po yung subscriber button para po maging kakosa tayo. Tsaka sa mga gustong maging kakosa ko, welcome po kayo sa aking tahanan. Okay po, so sa video pong ito, mag-uhol lang ako ng mga konting na pamilya na amin kasi namili kami ng konti para dito sa bahay. Doon kami namimili lagi sa Sweden. So, kung ano talaga yung mga wala dito sa bahay, we used to go there talaga para mamili. Kasi kung saan tayo mga kamura, mga kakosa, so doon tayo. So, which is doon mura. Kaya, doon kami palaging namimili. So, pag talaga kulang na dito sa kusina o may kulang sa kusina, talagang nililista ko yun para alam ko kung ano yung mga bibili na namin doon para hindi na dodoble na bumili ako nito tapos pagpunta namin doon bibili na naman. Ayoko nang ganun, ayoko yung maraming stock, gusto ko yung palaging bago. So kaya yun, pag once na ubos na yun yung isang bagay na wala na sa kusina, inililista ko agad yun para pagpunta namin ng Sweden, alam ko kung ano yung mga bibili namin. Tsaka hindi kami magtatagal sa store, hindi kami paikot-ikot kung ano yung mga bibili namin. Kasi may ano na ako, may kodigo na. So, simulan na natin mga kakosa. So, ang number one sa listahan ay red wine. 3 liters na red wine. So, hindi naman to ganun kamahal doon. Abot kayang bulsa. tatlong litro yun. And then, bumili rin kami ng chicken kasi last na yung kinain namin ng isang gabi. Kasi, ito yung lagi kong pinipili kasi, syempre, hindi na ako mahirapan magluto. Ready to cook na to. Iinitin mo na lang siya sa oven ng mga ilang minuto, mga 10 minutes lang. Ready, may ready-made ka na chicken. Hindi ka na mag-prepare pa ng kung ano-ano. Tsaka magsaing ka na lang kung anong gusto mong i-partner doon. Pwede naman. So, let's move on. Bumili rin kami ng ready ay emergency food na shot flesh. Ano to eh? Pork flesh. Dalawang box nito. Kasi pag mga tamad kaming magluto, ang emergency, initin lang to, pwede na to mga kosa. Okay na yan. Makakabusog. Pwede na rin yan panlaman sa tiyan. Tsaka mushroom. And then, baked beans. Pork and beans. Favorite ko to. Inaalmusal pag umaga. Tsaka itlog. Pineperan ko siya ng scrambled egg. O kaya, scrambled egg. Sarap yun. Saka healthy pa. Saka dalawa rin na naman itong Oreo tin kasi favorite ko talaga itong Oreo tin. And then, nakabili rin kami ng dalawang magkaibang flavor na air freshener, Arola. Yung isa, Arola Lilac. And then, yung isa, Lavender siya, guys. Pag nakita nyo to sa store dito, ito yung masasuggest ko sa inyo na ano na bilhin nyo kasi maganda to sa ano eh, maganda to panlagay sa CR, sa kwarto, sa living room, or kung saan mang parte ng bahay nyo. Kasi, ano siya eh, air freshener siya. Tsaka hindi siya masangsang sa ilong. Yung iba kasing mga air freshener, masakit sa ilong, tsaka masakit sa ulo. Ito, maraming kulay to. Itong dalawa lang to, yung tanging nagustuhan ko yung amoy kasi hindi siya masyadong matapang. Ganito yung kulay niya, oh. Ayan, oh. Ano siya, bubbles na parang jelly. Basta mabango to. Itong kulay na to, ito yung nakalagay sa bedroom namin. Which is, pag pumasok, unang pasok mo pa lang, maaamoy mo na agad yung amoy niya. Tsaka ito, ganun din. Mild lang yung amoy niya. Perfecto sa bathroom, yung ganitong kulay.
Kasi, di ba yung pag nagdumi tayo, minsan di agad namawala yung amoy. Parang ito, parang nakakatulong siyang mawala agad yung amoy sa bathroom. Kaya yung mga nandito na, nandito sa Norway, kung makita nyo to sa store, ito yung piliin yung dalawa kasi mabango to. Hindi siya masangsang sa ilong. Tsaka, of course, chocolate is life again. Ito lang kinuha ko na half, ano lang to, kalahati ng isang buo. Ano ata to? 12 pieces to na Ferrero. And then, of course, ito yung sinabi ko sa inyo dati, Magnum Orange Flavor. Kasi, ano siya, dark chocolate siya, pero hindi siya masyadong mapait, tsaka hindi siya masyadong matamis. Ito ulit guys, pag nakita nyo to, ito ang bilhin nyo, mura lang pati to, abot kaya. And then, kabili rin ako ng Feel Off Charcoal Mask. Nakagamit na ako nito. Nakaubos na ako ng 3 pack nito eh. Maganda to guys. Talagang natatanggal yung mga whiteheads at mga dirt dumi-dumi dyan sa mukha nyo. Talagang matatanggal nito. Ano siya? Sa isang box, ang laman niya is 5. So, itong isang sachet na to, pwede nyo siyang magamit ng 2 beses. 2 beses ang isang pack nito. Para sa akin na dinadalawa kong gamitan to kasi pag sobrang kapal naman, pangit na eh. Dapat yung madali lang siyang matuyo. Tsaka, pag tinanggal mo siya talaga yung buo, pag kasi makapal, hindi siya agad-agad natutuyo eh. So, babad lang siya ng 15 to 20 minutes sa mukha mo. Tapos, pagkatapos nun, i-fill off mo na. Yun, ang daming natatanggal na ano. Ang daming natatanggal na din eh. Kahit pa i-check nyo. Tsaka panty liner, Ritz Aten Vita ito, and then Banderos Salsa Mexicana Cheese Sauce con Queso. Ano to? Sa cheese, ang tawag dito? Sa taco. Taco ba? 39 tortilla chips to. Sa isasawa ng tortilla chips. Ito yun o. Oh. Ito yung partner nun. Doon yung sausawan nun. Ito. Ito yung ano, partner niya. And then, kabila rin kami ng cheese noodles. Favorite ko to. Sorry. Saka Kim's na potato girl. Salt flavor. Asin. And then, bacon. 10 balot to. Good for breakfast. Matagal-tagal na sa amin to. Kasi ako lang naman ang nakain ito palagi sa umaga. O kaya, inaatanghalian ko rin to. So, matagal na to sa akin. Matagal-tagal kami hindi bibili nito. And then, ano pa nga ba? Ito pa. Ito pala. Itong spring roll sauce. Pantay. Ano to? Nabili ko to dun sa Asian department doon sa pinunta namin sa Charlottesville. Masarap to pang dip sa spring roll sa lumpia kasi bala ko maglulumpia ako pag next week ata ako maglulumpia. Next week ako maglulumpia at ito yung sausawan. Masarap to guys, promise. Alam ko yung mga nandito na sa Norway alam niyo to. Masarap yan. Sorry. Masarap yun sa spring rolls. So, ayun lang guys, yung mga na-haul ko. Haul? Ano tama ba? Haul o haul? Basta yun na yun. Yun na yung napamili namin na mga wala na dito sa bahay. So, yun talaga, pag wala na kaming mga istak-istak, doon kami namimili. Kasi doon tayo mga kamura eh. Kailangan din natin magtipid-tipid. Alam mo na, kahit saan mahal, kahit saan mahirap kumita ng pera. Kaya tipid-tipid muna. So, huwag tayong magarbo. Kung saan tayo mga kamura, doon tayo. So, okay mga kosa. Hanggang na lang, dito na ang aking videos. Kung nagustuhan nyo yung video ko guys,
bigwasan naman yung bahay ko dyan. At para naman maging kakausa tayo, okay? Salamat again sa panonood. Like and subscribe, guys. Salamat. Bye-bye.